Hello guys! Welcome back to Kira's Sweets. For today's vlog, ipapakita namin sa inyo ang aming food adventure dito sa Manila Chinatown. Alam nyo ba na ang Binondo dito sa Manila ay ang the oldest Chinatown in the world? Maliban sa mga ginto at mga alahas, sikat din ang Binondo sa mga lucky charms, mga samot-saring nagsasarapang steamed dumplings, fresh noodles, at iba't iba pang selection of fried foods. Isa na dito ang Shanghai Fried Shoppel. Nagtitinda sila ng wide variety of on-the-go Chinese snacks such as matchang and shomai. Pero, especially known sila for its fried shoupao. Ito sila sikat na sikat. Ang kanilang fried shoupao is 30 pesos each. Our next stop is Oishikun Chinese Bites. Ang Oishikun Chinese Bites ay nagtitinda ng mga ready-to-eat na mga pagkain tulad ng mga shoupao, frozen hot pot items, at mga frozen food and dim sums. Pero mas kilala sila sa kanilang Yu Chow or ang kanilang Chinese Donut. Ang kanilang Yu Chow ay crispy on the outside pero soft on the inside. Kalasa ito ng typical na fried donut natin dito sa Pilipinas, yung may sugar. Mabibili nyo ang Yu Chow sa halagang 30 pesos each. Ang Oishikun Chinese Bites ay kahilera lamang ng Shanghai Fried Shoupao. Our next stop is Lord's Toast Bakery. Ang Lord's Toast Bakery ay inopen ni Andrew Stowe noong 1989 sa Macau. They are famously known for their egg tart. Aside from their famous egg tarts, they also sell wide variety of breads, cookies, desserts, even additional items like adobo peanut jar, bagnet chicharon, banana chips, cassava chips, fish crackers, mga gourmet cookies, at iba pa. Ang egg tart nila starts from 56 pesos per piece, a box of 4 is 220 pesos, box of 6 is 320 pesos, and box of 12 is 630 pesos. Next on our stop is Holland Chinese Delicacies. Holland Chinese Delicacies sells wide variety of original delicacies from China. They sell or specialize in making genuine Chinese pastries and delicacies like tikoy, hopya, at iba pa. Holland Chinese Delicacies is well known for their hopya. They sell wide varieties and flavors of their hopya, beginning with hopyang monggo in corn oil, hopyang monggo light, baboy, ube, ube langka, ube makapuno, at iba pa. They also sell frozen goods like shomai, dim sums, Chinese kikiam, fish balls, squid balls, and shoupao. Our last stop for today is Yo Ma Di Yogurt Shake. Yo Ma Di is a healthy and yummy way to treat yourself with a refreshing yogurt shake. Ayan, titikman na namin ang Oishikun Chinese Donut. So again, this Oishikun Chinese Donut is crispy on outside and soft on the inside. Tapos, nilalagyan siya ng sugar coating. Kalasa lang siya ng typical na fried donut dito sa Pilipinas na may asukal. Siyempre, bago tayo kumain, huwag nating kalimutang mag-sanitize ng ating mga kamay.
At this point, iniintay na lang namin yung in-order namin na yogurt shake. Ang in-order namin is blueberry yogurt shake, which is 135 pesos. And yung isang flavor naman na in-order namin is mango lassi yogurt shake, which is 130 pesos. Sa mga hindi pa nakaka-try ng Yomati Yogurt Shake, I highly recommend na i-try nyo tong yogurt shake na ito. Kasi aside from very refreshing at masarap siya, it's also a healthy way to treat your tummies. Marami silang mga flavors na ino-offer dito and ang mga nilalagay nilang mga fruits dito are fresh fruits talaga. Yung Yomadi branch dito sa Binondo is nag-offer din sila ng mga ramen at mga dim sums. So I would suggest na kung gusto nyo ring mag-try ng mga ramen at mga dim sums, meron din sila dito. Mango lassi yogurt shake. Ayan, ang next nating titikman is yung Shanghai Fried Siopao. Alam nyo guys, tong Shanghai Fried Siopao na to, kaya pala sobrang haba lagi ng pila dito is kasi sobrang sarap nitong siopao na to. Kasi yung bun niya is sobrang soft, tapos yung loob niya, sobrang dami nung filling niya. As in solid yung loob niya, puro filling siya. Nga pala wala na tong papel sa ilalim kagaya ng mga typical na siopao na nabibili natin sa labas. Ito, wala na siyang paper sa ilalim kaya diretso nyo na tong makakain. Nga pala itong fried siopao na to is freshly made every day. Tinanong namin yung owner kung mga ilang fried siopao ang nabibenta nila every day. Sabi nila hindi na daw nila makount kung ilan yung naluluto nila every day kasi sobrang dami daw laging pumupunta doon at pumipila para bumili ng fried siopao. Yung iba dumadayo pa talaga doon sa Binondo para lang makabili ng fried siopao nila. Next nating tikman yung Lord's Toast na egg tart. Lord's Toast egg tart. Yung Lord's Toast egg tart is sobrang sarap niya. Yung egg tart shells niya is sobrang crispy niya. And then yung mismong filling niya sa gitna is sobrang smooth niya. Lasa siyang egg pie pero ang kaibahan nito is yung cream niya sa gitna is hindi siya ganun masyadong katamis kaya hindi nakakasawa yung lasa niya. Ayan guys, that's it for our today's food adventure here in Binondo, Manila, Chinatown.
If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And also, please share this video to your families or friends na sa tingin ninyong mag-e-enjoy panoorin ang ganitong klaseng content. If you haven't subscribed yet and you like food and travel adventures, please consider subscribing to our channel. Again, thank you so much for watching our vlog for today, and we hope to see you on our next vlog. Thank you, bye!